Alam natin na ang pagboboxing ay isang propesyon kung saan ang mga manlalaro ng nasabing sports ay itinataya ang kanilang kalusugan sa bawat paghahanda nila at laban, may ilan din na nagtaya ng kanilang buhay habang tinatahak ang daan patungo sa katanyagan. Alamin natin ang istorya ng isang boksingerong nagbuwis ng kanyang buhay matapos nitong lumaban sa gitna ng lona. Si Karlo Maquinto ay isang Filipino super flyweight boxer na ipinanganak noong ika-18 ng Hulyo taong 1980 sa Lambunao, Iloilo at nanirahan sa Baguio, Benguet. Ika-5 sa 6 na magkakapatid si Karlo at dahil sa hirap ng buhay ay hindi na ito nagpatuloy ng high school upang mag-concentrate sa pagboboxing upang makatulong sa kanyang pamilya. May professional record si Karlo na 8 wins, 0 loss at 0 draw. 6 sa mga naipanalo nito ay way of knockout, isang napakagandang record at simula para sa mga nag-aasam na maging tanyag sa larangan ng boxing. January 28, 2012 nang kalabanin nitong si Karlo ang isa ding Filipino fighter na si Mark Joseph Costa, matindi ang naging labanan ng dalawang boksingero dahil halos lahat ng rounds ay nasa gitna lamang ng ring ang dalawang boksingero habang nagpapalitan ang mga ito ng suntok. Nagresulta sa majority draw ang kanilang laban matapos ang 8 rounds na dumungis sa kanyang record, ngunit ang gamulat sa mga manonood ay ang biglang pag-collapse ng boksingerong si Karlo habang nasa loob pa ito ng ring. Agad isinugod si Karlo sa FEU Hospital sa Quezon City at na-diagnose ng subdural hematoma o pamumuo ng dugo sa utak na nagsimulang maipon sa unang round pa lamang ng kanilang laban. Matapos ma-admit ni Karlo sa ospital ay namatay ito makalipas ang 5 araw sa edad na 21. Ating panuorin ang huling laban ng batang boksingero na nangarap na makamtan ang katanyagan at kasikatan sa loob ng ring. Maraming salamat po sa panunood, kung maaari po ay paki-like at share ang video na ito, mag-subscribe din po upang mapagpatuloy ng aming channel ang mga contents na gaya nito, hanggang sa muli.